it's me again, Danry, and welcome to my YouTube channel. Guys, pasensya na po kung hindi ako nakapag-upload this past few days. Kasi mayroon pong ginagawa dito sa building natin, which maraming nagdi-drink, may nagpupukpo. So, sa kusina natin, medyo magaling kaya hindi ako nakapag-upload. Pasensya na po sa mga nag-upload ng recipe. But for this week, I promise na gagawa po ako ng maraming recipe para kapanood nyo sa ating YouTube channel. And today, gagawa tayo ng isang recipe na Filipino recipe, which is yung crispy pork knuckle o tinatawag nyo ng crispy pata. Tuturuan ko po kayo kung paano best way para magluto ng crispy pata. Yung iba kasi binababal nyo sa mantika, diba? Pero ito, ibang way ang gagawin natin para sa ating crispy pata. Kung excited na kayo sa recipe natin for today, make sure guys na subscribe kayo sa aking YouTube channel at huwag niyong kalimutan i-click yung notification bell para lagi kayong updated sa mga latest video na aking i-upload. Crispy pork knuckle o crispy pata. So ang ginawa natin is in-slice natin muna siya na 4 slices para maluto siya sa loob pag nilagay natin siya sa oven. And then season it with pepper and salt. Tapos ilagay natin siya na for 4 teaspoons of fish sauce o patis. Lahat ng sides ng pork knuckle kailangan meron siyang season. So ganun ang ginawa natin. Tapos naglagay tayo, kung napansin nyo kanina, naglagay ako ng 2 cups of water dun sa may pinakapaglalagay ng pata. Tapos naglagay tayo ng spring onion, tapos bay leaves, garlic, salt and pepper, tsaka yung cinnamon stick. Kung wala kayo yung cinnamon stick, pwede nyo yung cinnamon powder. So yun ang nalagay natin sa ating base para mag-steam siya at lumambot. Normally kasi ang crispy pata na ginagawa is pinapakuluan. So ang ating case, i-bake natin siya, ilalagay natin sa oven, 1 hour to 250 degrees ang kailangan niya temperature niya. Hintayin lang natin siya hanggang pumulot siya doon. Tapos ilalabas natin siya ulit. Natatanggalin natin yung tubig. Ibabalik natin ulit. Ang technique doon para maging crispy ang yung crispy pata, make sure nalagyan nyo ng lahat ng side ng pork knuckle ng patis. Patis kasi yun ang mga parang nagpapasabog ng balat ng isang pork. So, yun ang tip ko para sa inyo. Okay? Thank you.
Bye-bye.